Parang sira na itong spinner. Kailangan mong iikot muna para umikot din siya. Ikotin mo ng pabalik para umikot siya ng spin siya. Pero okay pa man, kaya okay, pagkagaan na lang. Sayang kasi kung i-dispose, eh, sayang ang pera. Hello guys, kumusta kayo? Dito po ngayon sa Masbate. Kakauwi ko lang hapon. Dito po sa bahay namin, itong bahay namin nirerentahan. Ngayon gusto ko malaman nyo kung anong ginagawa ko. Ito po ang gawain ko. Every time na umuwi ako sa galing China, ito po ang isa sa mga routine ko. Yung ipaglaba yung pamilya ko. Ayan o, naglalaba po ako. Nakababad na. Tapos inilaban ko na. So, kita nyo kasi may mga tubig na ako sa timba kasi walang ano dito. Mahinang tubig dito sa Masbate. Sa umaga lang may tubig. Sa hapon wala. Tapos sa gabi naman, minsan meron, minsan wala. So, tapos ko na babad yung mga puti. Ilaban ko na rin yan. Yung mga tiklo rin yan. Paglawan ko kasi. Para may sampay ba. So, natuto akong maglaba. Bata pa ako. Siguro mga 7 years old lang ako nun. Lalaban na ako din sa mga labahan namin kasama ang mga kapatid ko. Naglalaba kami sa ilog. Eh, masaya maglaba sa ilog kasi pagkatapos maglaba, sabay ligo, laro, mga ganong bagay kasama mga kababata ko, kaibigan. So, hindi arlintana ang pagod. Parang routine na namin na maglaba sa masayang paglalaba. So, kung gusto nyo magpalawa, marami kang labahan, ibigyan nyo ako. Message kayo. Puntahan ko ako maglaba. Mura lang. Nung college ako, itong isa sa mga ginagawa ko. Kasi nung college ako, ang allowance ko 500 pesos lang every month. Tapos, minsan nadidelay pa. Kaya, marami akong pinapasukan ng mga posibleng pagkakitaan. Isa na dyan yung paglaba. Kaso lang hindi yung nagtagal kasi ang hindi siguro ako magaling maglaba that time. Siguro mga 2 buwan lang yun. Tapos hindi na nagpalaba yung ang medrip na nakatira dun sa school namin. Hindi siguro nagalingan. As, baka mababaho ang laba ko nun. Yun, so habang nasa opisina ng asawa ko, ako naman maglaba. Pagkatapos maglaba, magluluto. Pagkatapos magluto, paliguan ko ng anak ko. Tapos atin sa school. Panghapon kasi siya maya. Yun. So wala pa kami bigas pala. Naalala ko. Bili muna ako ng bigas. 1 kilong bigas din sa ano. Sa 1 kilong bigas din sa pila. Yan. So ganito ang gawain ko pag na-uwi galing abroad. Pag na-uwi galing abroad, isa sa mga kawang gawa ay pagsalbihan ng pamilya, isa na dyan ang paglaba. So, buti na lang natin akong maglaba, bata pa. Salamat sa mga kapatid. Yun. Kung hindi dahil sa mga kapatid ko na nagturo sa akin maglaba, baka hindi ako marunong maglaba kaya salamat na rin dunod. Ganun talagang buhay pag mahirap ka. Lahat dapat alam mo. Maglaba, magluto, maglinis ng bahay, magbenta ng isda. Yan. So binabanlawan ko na ngayon ng
pangalawang banlaw ko na to, pero mabulak pa rin. So, ano lang to, mga tatlong banlaw. Lagyan ko na lang ng downy, tapos ipa-dry. Ito na yun siguro, no? Yan. Kung may alam kayong sabon na sabon na ano bang sabon pala na anong sabon ang gamit nyo na maganda sa pagtanggal ng mancha? Ang ginamit ko yung ano, Surf. Marang okay lang siya, pero amoy ano, amoy bareta. Surf powder yun, pero amoy bareta yun. So ito na tayo, round 2. Ito, round 2 naman, papadry ko ito sa ito yung mga black, mga bicolor. So, ngayon, ang asawa ko, babalik lunchtime, galing opisina. Eh, nahabol kong oras, 2 hours na lang, mag-ano na, lunch, kaya umaya ko na ito sasampay, luluto muna ako. Okay naman ito, banlaw na. Pag ano na lang ito, pag dry. Lagay ng downy, tapos dryer, okay na yan. Yun, so, kayo kabayan, anong ginagawa nyo pag na-away kayo sa baha? Sa ano, galing abroad? Sabihan nyo ako, baka may mga magagandang gawin din na mag-enjoy naman tayo, hindi lang sa paglalaba. So yan. Ang paglalaba, isa lang na ano, ginagawa ko para alam, isang pamamaraan para makabawi ako sa pamilya ko, kasi eh, tagal tayong nawala, parang sira na itong spinner. Alam mong iikot muna para umikot din siya. Ikutin mo ng pabalik para umikot siya ng spin siya. Pero okay pa man, kaya okay, pagkadaan na lang. Sayang kasi kung i-dispose, eh, sayang ang pera. Yan na, bilhin muna tayo ng bigas kasi para makapagsayang tayo. Ayo! Ano? Pabakal? Saan? Bigas? Bigas? 1 kilo lang. Parang kilo na yun? 14. Ayo siya? Maayo? Gusana daw nabugas. Manamit daw ang gusana nabugas. Salamat. Ay po, isad lang. Alam pera. Isad lang. Pera, 600 ang kwarta. Oo, 600 pesos. Aduan na lang, diba? 100. Allowance para 1 week, no? Grabe, lahat. Grabe, lahat. Grabe, lahat. Thank you. Thank you. Ayo. Bakal man sang gulay. Tayo ng ulam dito. Usad na dito. Tapos usad na dinagyan. Usad na? Usad na lang pa. Usad na dinagyan. So ito, bumili ako ng 2 kilong bigas at 2 ulam. Pero masyado na, no? Paglagyan ko na lang dito sa bahay. Ako na mismo po. Ngayon mag-sayang muna tayo. Mata-mata na lang ulit sa isang.
Yun, so nakaluto na po tayo. Ito po ay manok na lalagyan ko ng miswa. At ito naman ay adobo. So, yan, ano lang, madaling lutuin. Manok para may sabaw. Tapos yung adobo para mamayang gabi. Yun. Pwede na yung diretso na yung mamayang gabi, kaya makakatipid na tayo niya. Tapos na rin ako maglaba. Sampay na lang ako. Sa wakas, after 10 years. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Please like, subscribe, and comment. Yan, salamat po. See you ulit.